From this to this. Yes, nalimas lahat ng diamonds ko. Isang nakakalungkot na balita, guys. Wala naman akong hinangad kundi ang mabasayang mga viewers ko. Magsipag sa task para kahit paano magkaroon tayo ng pamigay para sa kanila. Pero isang araw pag online ko, nawala na lang lahat. So ito ang topic natin ngayon, mga idol. Isang streamer ang naubos lahat ng dayas dahil na-hack. At sa video natin, mga idol, ay papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari sa email account niya base sa kanyang mga sinabi. At kay Doggy nga ba napunta lahat ng dayas? So syempre, bago ang lahat, kung hindi pa naka-follow sa aking Facebook page at naka-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. Makinig muna ng mabuti, mga idol, bago kayo mag-comment. At kung may ideya kayo sa nangyari sa email account niya, ay paki-comment na lang sa comment section. Pero base sa kanyang mga sinabi, ay sigurado na ako kung paano siya na-hack. So isa-isahin ko yung mga sinabi niya at mabigyan kayo ng ideya tungkol dito. From this to this. Yes, nalimas lahat ng diamonds ko. Isang nakakalungkot na balita, guys. Wala naman akong hinangad kundi ang mabasayang mga viewers ko. Magsipag sa task para kahit paano magkaroon tayo ng pamigay para sa kanila. Pero isang araw pag online ko, nawala na lang lahat. Sinimot talaga niya. Paano ko nalaman kung sino, ikukwento ko dito. Unfortunately, matagal na siya nakafollow sa akin at fina-follow ko. Sino nga ba siya? Well, eto siya. At dahil gusto na lang din naman niya sumika. Nabasa ko lang sa mga comment na IGN ni Boss Doggy yon. At alam naman natin lahat na kung gaano kayaman si Boss Doggy. At hindi niya gagawin yan. So ginaya lang yung IGN niya rito. Sinanda niya ang sarili niya ng worth 12k na karisma gamit ang account ko. At pang top 7 lang ako, ah. Paano pa yung kinuhanan niya na worth 28k? At ito lang naman ang mga pinagsisend niya para maubos ang 12k ko. Don't get me wrong, 100% ang security setting. So ganong kagaling yung hacker, mga idol. Nakapag-send siya ng mga karisma sa email account niya kahit naka-enable yung secondary password ni Ma'am Carissa. So dalawa agad ang na-bypass rito. Ang una ay ang new device verification. So kapag naka-enable yan, mga idol, ay hindi siya makakalagin sa email account ni Ma'am Carissa dahil kailangan ng code sa Gmail na nakabind sa Moonton account. At yung pangalawa ay na-bypass yung secondary password para makapag-gift or send ng karisma. So tuloy muna natin bago ko ipaliwanag ang ginawa ng hacker na yan. Natin. Pero ayun nga, nakalogin pala siya sa account ko. Sineck ko agad yung mga nareceive kong gifts before sa Charisma at kasama siya dun sa top na nagsend sa akin. And then of course, sineck ko din ang kanyang profile at nagulat na lang ako, very suspicious. Hindi naman siya sikat, pero bakit ganito kalaki ang Charisma niya? And there I found out na isa pala ako sa mga top sender ng mga Charisma niya. Like what the heck, hindi nga kita kilala. Isa lang naman ang suspecha ko sa mga ganito, gumagamit sila ng third party plugin para ma-penetrate ang account mo. At hindi sila makakapag-send ng skin dahil merong mga limit ng pagsasend ng gifts. Ang masasend lang nila, Charisma. Nangyari na rin to sa akin dati. Sana lang ma-actionan to ng Moonton. And para sa mga gustong makatulong, paki-report na rin po ito. Ito yung palatandaan na gumamit ng app sa PC yung hacker. Dahil alam ko yung ganyan device model at tama si Ma'am Carissa na gumamit ng third party app yung hacker. So kinontent ko na dati yung app na to para maging aware ang mga ML player sa ganitong klase ng pangahack. At ngayon mas pinaangas pala nila yung script dahil na-bypass ang secondary password at new device verification. So yung app na to ay kinontent na rin dati ni Inspi Gaming, kung hindi ako nagkakamali. So may sasabihin ako isang feature ng app na yon, at yun lang muna ang detalye ko. At sana magka-idea si Moonton kung paano mabablock ang script na yon. Sa mga gusto muna magpa-wash out ay i-share lang ang video na to at mag-comment. Wash out kay Mark Lawrence Enriquez, Jason Luna Ontong, Seth Padilla, at kay John Rainier, nakashare na rin daw siya. Salamat, mga idol. Ang angas ng app na yon dahil may button lang yon ng next at ibang email account naman ang ma-open. So ang una nilang titingnan ay yung dayas para isend sa kanila sa pamamagitan ng Charisma. At kung marami namang skin ay magkoconnect sila sa account settings para may pang-login sila at maibenta. So nagtataka ka rin ba kung paano nila napapasok ang email account kahit wala silang account na nakakonnect sa account settings? So ganito yun, mga idol, sisimplihan ko na lang, baka kasi gayahin at huwag mag-alala, mga idol, dahil kahit magawa nila ito ay may mga harang pa silang may encounter. Lahat ng email account natin ay may JSON device ID at ito ay kombinasyon ng mga number at letter. So magkakaiba ang JSON device ng email account natin at pwede itong gamitin pang login sa email account. Hindi ko na rin idedetalye kung paano. At yan ang nakapalaman sa script na ginagamit nila. Bawat pindot ng next ay nagje-generate ito ng mga number at letter, o sa madaling sabi ay nanguhula ng JSON device ID. So random ang email account na na-open nila.